Magandang hapon po mga ka-farmers. So, pagod na pagod po kami ngayon kasi dami namin gawa. So, pasubok po kaagad yung mga baguhan nating mga ka-farmers. Ito po si Paring Joey. Paring Joey, ano masasabi mo? Ayos. Anong ayos? Nanibago sa pamaaw, pero masasanay din. Masasanay din? Oo. Oo, paaraw-araw naman natin gagawin yan eh. Yeah, talaga kailangan nang talaga malakas yung katawan. Nakita ko kanina si John, hindi niya na mabuhat yung cabbage eh. Kapibigat na nun eh. Nasaan si John? Ano, BJ? Ano masasabi mo? Ha? Pwede pang umurong? Para sa kinabukasan, titiisin natin. Au! Au! Ano dahil mo sasabi mo sa trabaho ngayon? Nakakangalay. Pero sa pwesto nyo, medyo madali lang ni BJ eh. Nakakangalay dito. Trimming lang kayo eh. So, masarap, masaya? Masarap, masaya. Nakangangala ako pag nagkikwentuhan yung Vietnamese eh. Pero yung isang Vietnamese na nag-assist sa akin, magaling may English. Marunong mag-English yun. Kaso umalis eh, hindi ko alam kung ano. Lumipat kami doon sa trimming ng red cabbage. Tapos iniwan na niya ako. Ayun. Pagod. Pagod. So, ano John? Ano? Pwede ka pang umatras? Nakahiga ka na dyan. Anong masasabi mo? Masaya. Sa first day of work. Masaya naman. Maligo ka na, John. Ha? Masaya. Kita kanina, hindi mo na mabuhat-buhat yung dalawang cabbage. Sinatawanan ka namin ni Ana eh. Hindi, inaano ko lang yun. Tinatry ko lang buhatin ang daliri. So ngayon po, ayan po. First day of work. Ayan, bagsak si BJ oh. Ano? Pagod. Saan? Kaya hindi kita makita. Pagod. Nangangalay yung maangalay sa kamay pero kaya. Kaya? Kung gusto niyong pumunta dito. Ano? Tama ba yung sinabi ko? Sulit ang bayad? Oo, sulit. Sulit. Sulit yung 5,000 sa isang araw. O yan mga ka-farmers ha. 500 pesos an hour. Kung nakasampung oras ka, 5,000 na yun. So hindi po natin kayang kitain po niyan sa Pilipinas. Sabi nga ni Jun eh, hindi ko nga alam na may ganitong klaseng trabaho. Ano, ayos ba? Jun, ano pa rin, Joy? Mag-sign ka na. Ano? Anong maminsahe mo kay May? At sa mga anak mo, ngayong nakapagtrabaho ka na? Mag-aaral kayo mabuti. Mag-aaral kayo mabuti para hindi nyo, ano? Huwag nyo kayong pumunta dito. Ang hirap pagtrabaho. Okay lang ako yung maghirap. Basta kayo eh. Nasama ayos. Ayun mga ka-farmers, okay lang na kami maghirap dito basta't yung pamilya natin ay mabigyan natin ng magandang kinabukasan. Yun po, yung pinaka-values na makukuha dito. At sabi nga ng kaibigan kong Mangyan, pag nakapunta ka sa Canada, nako, parang paraiso. Salin sa buhay natin. Ayun. May good news ako sa'yo. Sa inyong lahat. Nandyan na yung paycheck nyo. Tingnan nyo. Paycheck. Nandito yung paycheck nyo. Ayan. I-ano natin. Paycheck. Paycheck. Ito na yung paycheck nyo na ano, mandatory from the government. So, ay, hindi pa. Nag-usap kami mamaya. Pag-usapan natin. Ayun. Palitan na namin yan. Ito po, nakalagay. Mandatory. Isolation fee. So, ikaw na po yung kinulong dito sa bahay. Ikaw po yung patabaing baboy. Ikaw po yung pinakain. Pero, ikaw pa po yung babayaran. Ganun po kalupit. So, binigyan po sila ng... Hourly is... They were given 60 hours for 2 weeks and the rate is, pwede ko man sabihin? I don't need to mention the rate, but they got 821 for 60 hours. 821.30, my federal tax na 145, my CPP na 45, my EI na 15, at yun nga po, ang total na kinaltas pala is 145. So, yun po yung kinita nila sa loob ng 14 days quarantine. Kumita na po sila.
Ayan po. Ito po yung cheque nila. Maliwanag po ito. Cheque. So, ayan ito. Kanino to? Tol, sa'yo to, tol. Ah, pirmahan nyo nga pala. Pirmahan nyo, then I will give it back to Ingrid. So, she will go to bank tomorrow for encashment. Okay, mga ka-farmers. Kumita na po sila. Kumita na po kami. Ito pa lang po yung quarantine pay nila. Ayan po. Pero medyo pagod po ito yung mga ka-farmers natin. Ano, BJ? Sulit ba? Ha? Sulit? Hindi na ako makapagsalita. Pero okay lang, kaya. Si paring Joey kanina, kinakausap ko, parang hindi ako naririnig eh. Lulala. Akin yun, Tol. Ito na yung bayad, oh. Yan. Pakita mo, BJ. Yan ang bayad, oh. Ayan. Sa'yo ito yata, Tol. Ito kay Roberto Ordoyo. Ito po kay Roberto Ordoyo. Kay Winifredo. O, sign mo sa likod. Ayan, oh. Kay Winifredo. Winifredo! Putulig mo, okay. Angel! Nagsweldo na to, ah. Baka hindi magsabi. Ayan po, mga ka-farmers. So, ngayon po, nagtrabaho po kami ng 9 hours. Trabahong kalabaw po, kayod kalabaw. Hindi nga po sila makapaniwala na ganito pala ang trabaho. Kala nyo, Canada, hindi masarap mamuhay dito. Puro pagod. Pero kung gusto niyo talaga ng magandang future, accept the consequences. Okay? Masarap magtrabaho sa Canada. Okay lang kahit pagod, sulit ayan, naman bayan. Yan, sabi ng kuya ko. Okay lang kahit pagod, sulit naman ang bayan. Ayun. Hindi kagaya diyan, dugo na 'yung ilong mo, average ka pa rin. Oh, kita mo. So mga ka-farmers, signature lang, hindi natin kikitain ang 500 piso sa loob ng isang oras kung nandyan tayo sa Pilipinas. Totoo po yun. Ayan po, patunay po. Oh, sa likod lang yan. Signature, then babalik ko kay Ingrid ngayon o bukas before 7. Pupunta daw siya sa bangko para i-cash. Then may utang kayo sa kanya, di ba? Pakaltas mo na. 245 each. Oh. Pero sobra yan. Sobrang mga $2 yata, $3. Sabi niya, mas maigi ng sobra. Ibalik ko na lang sa inyong sobra. Ayun po, masaya na sila. Unang sweldo. Ano, John? Mukhang hindi ka makapaniwala. Ha? Okay. Ano, Winifredo? Ano, John? Ayos. Ano? Pagod. Pagod? Ayan. Shoutout dyan kay Angel. Sumahod na to si Winifredo. Sumahod na. Ayan. Kitang-kita. May ebidensya. Ayan, mga kaparo. Ayan. Huli po. Ipakita natin isa-isa. Mahal, sumahod na ako. Oh, mahal. Mahal daw yung bigas dito. Pag-aral kang mabuti. Yeah. Oh, May! Hindi donasin. Para hindi donasin yung hindi. Ayan po. Ayan. Ganito. Tulad nyo ganito. Ayan. Pakita nyo para... Ayan. Unang paycheck. Quarantine. Okay, Kuya Dan. Ayan. Ayan po. Mandatory isolation pay. Ano daw mahal? Mag-aral ka mabuti. Ano, John? Pakita mo nga ganun. Panggatas to. Panggatas daw. Panggatas yun. Panggatas. Ayun, masarap ang buhay sa Canada. Kaya sa mga nagbabalak, nagpupumilit, napiliin ko, mag-isip-isip po kayo kung kaya nyo yung trabaho dito. Daig mo pa. Daig nyo pa yung nagtrabaho sa ano eh. Sa Baclaran. Pero sulit naman. Ayun, sulit na sulit. So, ayan po. From electronics technician, semicon technician, turns into a farmer. Ganyan po yung kapalaran nila dito.
So, sabi nga ni John eh, hindi ko nga alam na may ganitong klaseng trabaho dito. Pero masaya, di ba? So, bukas, kayo naman magpapak, si Joey naman at si John ang magtitrim. Okay, okay. Pero yan, i-orient pa kami ah. Oo, madali lang. Kayang-kaya nga ni John eh. Di ba parang Joey? Buti at least ang mag-trim na ako. Ayan. Ayan po. Sa lahat po na nagpupumilit, maging lucky pick. Ayan po. Unang araw ng trabaho nila. Very challenging. Ihanda yung sarili. Ihanda yung sarili para bukas. Siguro ngayon, masarap yung tulog natin. Nauwi ni Fredo. Ano? Ano? Nabawasan mo yung bilbil natin? Ha? Nakita kita, sabi mo nang isang cabbage. Tinatawanan dyan namin ni Ana kasi hindi niya mabuhat-buhat na eh. 10 kilo ang isa? Oh, kita nyo mga ka-farmers, isa lang yun, ipano ang dalawang kamay. Parang ang nag-barbell, no? Parang ang nag-dumbbell. Sana bukas yung ano naman. Ang alin? Yung kulubot na repolyo. Ah, magaan yun. Hindi, bukas, yung sako, patitikim natin sa inyo. Dalawang trailer yun eh. Sako. Yung ginawa namin ni June na nagsako ng cabbage. Sige, problema. Dalawang trailer po yun na 72 skids. Every skid is 35 sacks. Iinom ako na yung 10 alaksan. 10 alaksan. Ano pa rin, Joy? Ano? Hindi ko makapaniwala na nandito ka na ngayon, sumahod na. Oo, oh, sumahod na kami. Ano pa lang yun? Ayan. Mandatory quarantine pa lang. Panawagan nyo sa mga taga-IMI na gusto rin pumunta dito. Kailangan lang may ano. Hindi, kung gusto nilang pumunta dito. Talagang hard work lang. Sumubok. Talagang physical yung ano yung gawain dito, kailangan lalakas yung katawan, sasanayin lang namin yung katawan namin. Ayun. Kasi hindi naman kami sanay sa ganito. Pero tuwan-tuwa si Boss sa ano ha, sa inyo ha. Pinapanood niya tayo sa camera. Niya. Sabi niya. Kaya ako, sabi niya okay yung mga sabi niya, okay yung mga bata mo ha. Sabi niya malalakas. Sabi nyo kaya yung mga susunod na challenge talaga yung ano, sa sarili natin. Mga yung susunod na pupunta dito. Ayun. Pinuntahan niya ako eh. Huwag mapahiya tayo. Ano? Huwag tayong mapahiya. Ayun. Sa boss. Sa mga susunod daw na pupunta dito, ay magpakitang gilas. Para matuwa lalo. Marami pang dito. Mas madami pa tayong Pilipino. Matuwa yung, ano, yung employer. Marami pang Pilipino na matulungan. Opportunity na kung sino mga makapunta dito. Ano John? Parang ano, dismayado to si John. Hindi. Makapupunta dito, ano, bumili kayo ng rice cooker kasi hindi pang rice cooker. Bibili tayo yung rice cooker. Ano, luluto na ako ng ulam. Ayun. Ano, gusto niyo bumili ako ng ano, buto-buto para may mahigop tayong sabaw? Wala dyan sa binigay ko sa inyong buto-buto. Sige, sasaglit tayo sa ano. Ayan, ayan. Ano to, pork chop to eh. Sasaglit ako sa independent. Bili tayo ng buto-buto para may... Kumakain ka naman buto-buto. Ano pa ba binili natin video? May ano dyan? May spinach. Ano? Sayote. Wala. Sayote. Walang, ang bilihan ng sayote, 2 oras pa biyahe ko. Balikan, 4 hours. Oo. Try natin sa Sunday. Mamili doon. Ayoko na magpunagala ng Sunday. Papalamig na ako. Ayun, papalamig doon ng soft drinks. Napagod ka ba ng gusto, John? Mga ilang kalori yung nawala sa iyo? Sabi lang ay kilo eh. Ha? Kilo. Sabi ko kay BJ mag-straight pa ako eh. Ayaw na niya. Straight pa ako. Tapos na daw eh. Inaantay ko na yung oras. Sabi ko nagsesenyas na nga kanina sa akin yung mga Vietnamese. Daddy, 4:45. No, we work until 6. No. Pagod na eh, yung nag-ano doon, nagpa-pile, pagod na sila. So ayun po mga ka-farmers, ang saya-saya ng trabaho dito. Hindi siguro nila na-expect na ganun pala yung trabaho dito. Pero sana yan lang, ako 4 years na ako dito ng effort mga ka-farmers. So ayun,
Dahil sa 4 years na pakitang gilas, nakuha natin sila. At maaaring makuha ko rin kayo. Kaya maganda-handa kayo. Sa mga susunod na araw, magbibigay pa ako ng videos kung ano yung ginagawa namin sa loob. So, ayun po mga ka-farmers. Hanggang dito na lang po at magpapahinga na lang kami. Ano, last word pa rin Joey. Sige, pagano. Pagod mo na, pagod. Pagod? Ayan. Alam yung pahinga ng maaga para makapagtrabaho ulit. Ayun. Ganda naman yung energy para bukas. So, ayun po mga ka-farmers. Hanggang dito na lang po. Lagi po nating tandaan. Pareng Richard, mapapasaba ka rito. Sinong Richard? Richard San Antonio. So, ayun po mga ka-farmers. Lagi po nating tandaan. Magtiwala lang sa taas. Hindi niya tayo pababayaan. At magtiwala lang kayo sa akin. Pag kayo nakapunta dito, hindi kayo magsisisi. Hindi kayo papabayaan. Hindi ko rin kayo pababayaan. Hanggang sa muli po, mga ka-farmers. Hasta mañana. Mabuhay tayong lahat.